Yung yung, shout out mga kaboss box. Welcome, welcome, welcome sa ating channel. Ayun, umagang umaga mga kaboss box. Meron na naman tayo ngayong bagong project. Kung saan ang gagawin natin ay kamukha nito. Computer table siya na medyo letter L ang postforma niya. Magandang pang gilid ng bahay. Ayan. Ayan yung forma niya pag natapos. Ito yung ating babanatan ngayon. Ayan. Kasama yung office chair na kulay itim. Tamang tama yan. Pang opisina. Ternong terno. Pwede din pang bahay. Kagaya ng mga mag-online class. Kaya samahan nyo ako mga kabos-bos. Tirahin na natin to. Ding 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 ding. Siyempre, bubuksan na naman natin ulit. Pero kompleto to, for sure. Kasi sigurado pa naman siya. Kaya for sure kompleto tong items na to. Kasi kadalasan minsan kahit sigurado is kulang. Pagkapakiging ng manufacturer, minsan parehas kaliwa, minsan parehas kanan, kaya mas maigi pa rin. I-check muna natin bago natin galawin, kasi pagka nasa labas ka na mga kaboss-boss tapos kulang yung items mo, wala na, mahirap na. So ayan, okay naman siya, kompleto siya. Tingin ko palang kompleto na siya kasi halos ito yung pinaka-paborito nating computer table. Kaya alam natin na kompleto to. Ito lang siya mga kabos-bos, no. Yung 1 and yung 2 and 3 sila yung pagdidikitin natin. Kamukha nito. And then yung dalawang bakal, nandiyan yung dalawang bakal. Kamukha nito. Yan yung iaano natin. So, tara na. Simulan na natin mga kaboss-boss. Yung kanyang mga paa para dito. Lagay muna natin yung paa niya kabilaan. And then sinod yung isa na naman na paa. Ayan mga kaboss-boss, simple lang yan. Kahit hindi na natin tingnan yung brochure nya, is medyo kabisado na natin to. Pagkatapos nyan mga kaboss-boss, ito siya. Ito lang yung ilalagay natin dito. Tatlong piraso yan hanggang doon sa dulo. Ito po mga kaboss-boss, wala tayong gamit. Ayan, tatlong piraso yan mga kaboss-boss, no. Tuloy lang natin to. Thank you.
Tapak wala tayong drill kaya medyo mahirap pag manumano masakit sa kamay. Pero no case tayo kasi wala tayong gamit. Kasi binawian na tayo ng gamit ni boss. Hindi na kasi tayo nasa delivery installation. Nasa preparation team tayo kaya medyo matagal tayo makaroon ng installation activities. Kasi nga puro pag-prepare ng items yung ginagawa namin. Ito, hindi ko to trabaho. Pero tinrabaho ko para mayroon tayong pang-content sa ating mga taga, sa ating mga kabos-bos. So after mo nyan kabos-bos, ito yung pang-baba niya. Kasi kita naman natin yung paa. Ididikit lang natin yan ng ganyan. Yan mga kabos-bos. Dikit lang natin ng ganyan and then yung lock. Makikita naman natin yung lock. Lalagay natin ito ng lock. Yan. Lock lang natin. Lock lang natin. And then mga kabos-bos, after natin malak, after natin malak mga kabos-bos, itatayo na natin. Medyo mainit kahit nasa loob tayo ng store. Ayan, tayo na siya. Lalagay natin to dito. Ito mga kabos-bos, dito yan sa may baba, kukonect yan dito. At ito naman, dito yan kukonect sa dalawang butas naman dito. Tapos yung bakal nya dito, kabilaan lang. Ganun lang mga kabos-bos. So tara, connect na natin. Yung termino dito mga kabos-bos ay yung letter B lang. Letter B lang. Walong letter B. Dito naman sa ating mga kabos-bos. Dito naman sa ating mga kabos-bos. Dito naman sa kabilang mga kabos-bos. Yung mahabang tornilyo. Mahabang tornilyo mga kabos-bos. Tignan nyo na. Kagaya nga mga kabos-bos, no, pag ako nag-aassemble ng mga computer table o cabinet, hindi ko muna siya hinihigpitan ng husto. Kumbaga, partial lang yung paglagay natin ng tornilyo para medyo maluwag pa siya kung may adjust natin. Kaya kaya pang i-adjust. Kasi sunod natin ilalagay is yung nasa baba. Yung procedure pa din, dito yung mahabang tornilyo, yung letter A. And then dun sa kabila yung letter B. Ito na yung ilalagay natin mga kabos-bos. Ito napakadali lang itong mga kabos-bos. Ito yung sikreto mga kabos-bos kung bakit hindi ko siya hinihigpitan agad. Kasi ito pwede mo siyang i-adjust na hindi ka na nag dadalawang isip
Kasi pagka mahigpit na, hindi na yung maglalaban. Kumbaga, is naka-permis na siya. Hindi mo na maibubuka-buka. Yan, mga kabos-bos. Kasi pagka hinigpitin mo na yung mga kabos-bos, hindi mo na maibubuka yan. Hindi na papasok. Kasi masipit na. Masipit na siya. Hindi na siya papasok. Ito lang yung turno ng sa bagay naman mga kabos-bos, ito lang yung titignan natin. Itong butas na to kailangan nandito sa may corner. Kasi pag naglagay tayo ulit ng isa dito, yung butas naman dito sa kabila, nasa corner din. Tapos ilalagay natin yung brace dito, pinaka-suporta. Makikita nyo yun mga kabos-bos pagka nagawa natin itong isa. Ulitin lang natin yung ginawa natin dun sa kabila. Gawin din natin dito. Yan mga kabos-bos, hindi pa yung mahigpit. Ayan mga kabos-bos, ulitin lang natin yung ginawa natin sa bila kanina. Gaya ng sabi ko mga kabos-bos na hindi ko muna siya hinihita para maibukan natin. Kasi pag hindi natin binuka, wala. Hindi natin may papasok pagka hindi nagbuka. Kaya kailangan bumuka para may pasok natin ng tornillo. Kabos-bos, yung tornillo yung tinutukoy ko ha. Baka kung ano naman yung tinutukoy yung buka dyan. Patay tayo sa inyo dyan. Ulitin lang natin ang isang kabila. Mga kabos-bos, magkamali tayo ng ano. Kasi yung butas, magkamali tayo mga kabos-bos, kasi yung butas dapat magkatapat sila dito. Kaya yan yung tatanda natin. Kaya ulitin na lang natin nga mga kabos-bos, kasi namali tayo ng butas. Iikot lang naman natin yan mga kabos-bos. Iikot lang natin. Yun yung isa din tip kung bakit hindi pa natin siya hinihigpitan. Kasi once na mabaliktad yung kabit natin, madali natin siyang matatanggal. Hindi tayo yung hindi masisira yung mga tornillo. Nangyayari yan minsan, baliktad talaga yung pagkakakabit. Pero hindi naman madalas. Hindi naman madalas yan mga kabos-bos, kasi kahit anong galing mo sa pag-aassemble, may mga pagkakataon na kala mo tama na, pero
Yung pala, hindi pa. Kala mo, para sa'yo na. Yung pala, may nagmamay-ari na. Yan. Diba, kabuo, ata, ano? Shout out mo yung channel mo, Paring Alti. Bahala ka sa buhay mo. Ginusto mo yan. Ayan, medyo malapit na tayo matapos. Yung flooring na lang yung ilalagay natin. Ito yung sinasabi kong isang butas ulit kailangan nasa corner. Kapchagi nege natanajun no. Nan amo maldo hal suga opseotji. Jeongneun e banandaneun iyagiga. Ayan siya mga ka-boss-boss. Uy, musda na siya. Lalagyan lang natin yung pinaka-flooring. Ito yung mga parts niya. Ito yung part 7 and then yung 3 and 2. Yung 3 and 2 yung pagdidikitin natin. And then yung metal niya is nandito sa labas pareho. Tapos sa baba, basta yung tornilyo niya sa bakal is letter A. Lahat ng tornilyo sa bakal dito, letter A yan. Pera lang dito kasi medyo maiksi ito, letter D siya dito. And then kagaya din dito sa kabila, letter A. Pagdating naman sa mga kahoy, mga ka-boss-boss, letter B, medyo maiksi siya ng konti. So ayan yung setup niya. And then ilalagay na natin itong pinaka-flooring niya. Lalagyan lang natin siya ng parang titi-titi o yung musmar niya dito para i-shoot siya dito mga kabusbos. Shoot natin yan dito, apat lang. And then dito yung tornilyo na, tornilyo din dito na letter D, bali anim na tornilyo. Then meron pa siya ditong isa mga kabusbos, yung pinaka brace niya. Ito yan, ito yung magpapatibay sa kanya. Bali walang tornilyo pala ito. Meron pa dito. So lagay muna natin yan bago natin ilagay ang flooring. Yan yung tapos mo mga kabusbos. Dol, tirahin mo ito dol. Tirahin mo. Kasi buling sa date store yan. Baka sa inyo yan mapunta. Ibinlog ko lang. Ayan mga kabusbos. Malapit na tayong matapos. Ayan yung ating tropa. Nagsidatingan na sila. Story mana, kamera mana, bibi-bibi mo. Ano daw, ako mo yung ano mo. Ako ba ako? Pumbuk ba? Maskin sa akin. Ganyan. Magito lang sa yung bukitin mo. Sati pa. Ano ba? Balik ba? Ano doon? Hindi nyo lang ganyan si Reyna. Di ko ganyan. Parkon ba, parkon? Galing na yung langgan ni Mr. Reda. Galing na yan eh. Ayan mga kabusbos, simula na natin. Ano ang balita ni Parkon doon? Hinihingi nga yung number ni Mr. Reda sa akin. Tsaka lang tayo maghihigpit mga kabusbos pagka na-set up na natin yung skeleton niya. Ayun oh. Ayan, tsaka tayo maghihigpit mga kabusbos no. Mano-mano lang yung gamit natin pang higpit. Tandaan nyo mga kabusbos, yung letter B laging sa kahoy lang. Pagka ganito yung computer table na assembly natin,
Kasi pagka nagkabaliktaran tayo ng tornilyo dito, is mapupunta siya sa wala. Tapos yung para sa bakal, hindi talaga magtutugma kapag yung nagamit natin yung letter A dito sa para sa kahoy, mahirapan tayo. Magbabaklas na naman tayo para mag-fit lang. Kasi hindi talaga siya naka-design para sa kahoy. Pambakal sa bakal talaga siya. Kasi nga, mahaba siya. And then, yung kahoy naman, medyo manipis. Kaya yun, make sure lang. Para wala nang baklasan sa sunod. Tapos, make sure din yung butas. Nakatapat sila, tapatan yung butas nila. Para hindi na din kayo magbaklas. Yun lang yung pinaka tips. Pinaka tip na maipapayo ko sa mga beginners, baguhan, hindi, sa mga gustong mag sila na mismo yung mag-tip ng ganito para hindi na sila magbayad. Madali lang naman. Ayan, almost done na siya mga boss. And then, ito na nga, ilalagay na natin yan. Medyo mainit dito sa loob. Mas mabilis tayo mga kabos-bos kung meron tayong gamit na battery. Mas mapapabilis tayo. Kaya pagkama naman masakit sa kamay, and then medyo may katagalan. Kaya mas maganda kung meron tayong battery dito sa bahay. Kaya mabilis natin magagawa ito. Kaya kahit anong bagay, basta meron tayong gamit na dahil ng battery drill is mabilis talaga. Lagyan lang natin siya ng lock ng tornilyo. Lagay muna natin itong ito. Kasi ipapatong natin yung isa at may puti. Ito kasi yung magsisilbi ng pinaka trace niya at liyan. And then ipapatong pa tayo sa ibabaw. Makikita nyo yan mga kabos na matapos natin. Paligyan lang. Take note mga kabos-bos, wala pa yung ano ah, wala pa yung tumulo at lock sa baba ah. Pwede pang matanggal yung lamang. Kagaya nga ng sabi ko kanina, hindi tayo agad-agad naghihigpit.
kasi sinusurbol muna natin bago natin higpitan. Mas maganda din kasi yung tips mga kaboss-boss, yung hindi tayo na ayan yung ating operator. Shout out kay Kabuog, ayan yung ating Marcos Broads video, ay ating kapatid na vlogger din. Ayan siya, katapos na tayo, madami tayong extra ngayon. Ito yung sinasabi ka, ilalagay natin. So, bali dyan ito lang siya. And then, sa kabila. So, bali 12. Lalagyan naman natin. Anim siya. And then yung tornilyo na lang sa baba. Tsaka lock sa baba. Tapos tapos na tayo mga kaboss. Babalutan na lang natin siya pero pick up siya ng customer. Ang symbol nito is 163 mga kabos-bos yung bayad sa pagka-symbol. Kaya nga 163 real mga kabos-bos. 163 real, pwede naman pag-aralan. Puntahan nyo lang yung ating channel, Boss Aisel 02. Ayan, marami kayong matututunan dyan ng mga installation o assembly ng kahit anong produkto regarding sa mga computer table, cabinet, mga trampoline. Meron tayong mga uploaded pieces ng mga kabos-bos. Ayan mga kabos-bos, almost done na tayo. Tornilyohan na lang natin sa ilalim, saka okay na siya. Ayan na po siya mga kabos-bos. Napakadali lang po mga kabos-bos, diba? Ayan, thank you for watching mga kabos-bos, and sana may natutunan kayo sa mga gustong matuto ng kahit anong product regarding dito sa ating pinagtratrabuhan. Comment lang po kayo sa baba, at pag may mga symbol yung silver store tayo ay ating i-vlog. Ayan mga kabos-bos, maraming salamat at shout out po sa inyong lahat dyan. Bye bye.